Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pamansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit sa mga kababayan nating kasama sa iba't ibang panig ng mundo. Nais din nating ipanalangin ang intensyon ng lahat ng nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng ating opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ano pong hinihiling ninyo sa Panginoon ngayon? Anong daladala ninyong hiling sa pagpunta ninyo dito? Kagabi ako ay may natanggap na text, Father, ipagdasal niyo po ako. Ako po ay mag-undergo ng surgery ngayong araw na ito. Kaya ipinagdadasal natin siya ngayong araw na ito. Ang sabi niya kaninang madaling araw, ang Diyos po ang isa at tanging dahilan na nagpapalakas sa aking loob. Kaya kaya niyang harapin ang kanyang pagdadaan ng operasyon ngayong araw na ito. Yun ang kanyang hiling. Kayo po, anong hiling ninyo? Bakit ko po natanong iyon? Ang nanay ng magkapatid na alagad na anak ni Zebedeo may hiling din sa Diyos. Anong sabi ng nanay ng mga dalawang alagad na ito? Panginoon, nawa po'y makaupo sa inyong kanan at kaliwa ang aking dalawang anak. Saan ka nagkita ng nanay na hindi ipagmamalaking ang kanyang dalawang anak ay nasa kanan at kaliwa ng hari? Kahit sinong nanay gagawin iyon? Akala ba ninyo hindi natutuwa ang nanay ko kapag nakikita ako'y nagmimisa? Tuwang-tuwa din. Ang sabi ko lamang kay Yolanda, abay, huwag mong ipagmamalaking anak mo ako. Tapos ikaw na may napakaligalig. Ikaw na may napakachismosa. Mahirap iyon. Anong hiling ninyo sa Diyos? Sapagkat napakadaling humiling. Ang tanong ng Diyos ay, maiinom ba ninyo ang kopa ng aking paghihirap? Sa iyo bang hinihiling? Handa ka ba na gawin ang lahat para makamtan ang iyong hiling at dasal? Ang iba sa inyong hiling ay gumaling na po ako. O, yun ang hiling mo sa Diyos. Ay handa ka na bang tumigil ng pagkain ng matataba? Handa ka na bang tumigil ng pagkain ng matatamis? Ang hiling mo'y, Panginoon, sana po ako'y bumait na. O handa ka na bang magpatawad ng iyong kapitbahay? Handa ka na bang magmahal ng iyong pakialamerang biyanan? Baka kasi kung anong iyong hiling, ay hindi ka handang gawin ang iyong pananagutan sa iyong hiling. Abay, hindi po pwedeng hiling lamang kihiling na wala kang gagawin. Pero ang sabi ni Jesus, bagamat kaya mong gawin ang responsibilidad mo sa iyong hinihiling, ang sagot sa iyong mga hiling kailan may laging nakabatay sa malaking awat pag-ibig ng Diyos. Kaya po alam nyo kung anong magandang hiling sa kung ano pa mang meron tayong pinagdadaanan, ang maging magandang hiling, Panginoon, nawa po'y mangyari ang iyong kalooban. Kahapon ako'y may kausap na dati kong teacher sa aking dating school na ako'y high school. Nag-a-undergo ng chemotherapy. Dalaga. Pero anong sabi niya? Ang sabi niya ay, Father, ang tanong ko po sa Diyos, Lord, bakit naman po ako ay napakabait ko? Napakabait naman talagang teacher?
Napakabanal na teacher para sa akin. Ang sabi ko sa kanya, ma'am, alam niyo po kung ako ang Diyos, ang itatanong ko sa inyo ay bakit hindi ikaw? Minsan ang ating pinagdadaanan hindi para sa atin. Minsan ang ating mga problema at mga sakit hindi para sa atin. Madalas ang ating pinaghihirapan ay upang matulungan natin ang mga taong nakapaligid sa atin, ma-realize nila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Totoo? Sabi ng teacher ko, tama Father eh. Sabi nga po ng aking mga kapitbahay, aba ma'am, pagkakabait mo, eh ba't ikaw ang nagkasakit? Eh ako'y napakamakasalanan, ba't hindi ako magkasakit? Yun ang punto ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Yung maunawaan ng mga taong nakapaligid ang kabutihan ng Diyos sa kanila sa kabila ng kanilang mga kahinaan at ng kanilang kasalanan. Kaya nga kung ano mang inyong hiling ngayon, ang hilingin nyo sa Diyos ay yung lakas para mabuhat at mapagdaanan ang anumang inyong pinaghihirapan ngayon. Sa bawat paglapit natin sa Diyos, bagamat may personal tayong mga naisin, sa bandang huli lagi ninyong hilingin na mangyari ang kanyang kalooban para sa atin. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ang laging pinakamagaling. Hindi laging masaya, pero siya laging pinakamabuti. Hindi laging madali, pero siya laging tama at dapat para sa atin. May problema ka sa iyong anak ngayon? Baka may itinuturo ang Diyos? Kagalit mo ang iyong kapitbahay ngayon? Baka may gustong sabihin sa iyo ang Diyos? May pagdadaanan ka at may problema ka ngayon? May gustong sabihin at ipaunawa sa iyo ang Diyos. Ang hilingin mo'y maunawaan mo at magawa ang kanyang kalooban sa bawat araw ng iyong buhay. At yun po ang inyong ibulong kay Jesus mamaya sa banal na komunyon. Inyong sabihin sa kanya, Panginoon, maghari nawa ang kalooban mo sa aking buhay upang ang lahat ng aking pinagdadaanan, ang lahat ng aking mga hinihiling, ang lahat ng aking mga ipinagdadasal ay magkaroon ng katuparan ayon sa iyong nais na mangyari sa akin. Ang iyong kalooban na laging mabuti, laging makatutulong para sa akin.